po tayo sa bagong episode ng ating Bon's Cooking Vlog. Ngayong gabi po, ang lulutuin natin ay adobadong pusit. Yan lang po. Simple lang po ngayon ang lulutuin natin. Wala masyadong ingredients. Sibulyas, bawang, laurel, paminta, pusit, silver swan, toyo, pero may ko silver swan, saka yung suka, sukang kamali. Kung wala po yung sukang kamali, ginagamit po silver swan din. Pero sa ngayon, sukang kamali. Masarap ang suka sa kamali. Ito na po tayo. One hand cooking na naman po. Kaya pagpasensya nyo na. Medyo hindi to masyadong energetic na video to kasi wala naman masyadong pag-uusapan. Ay, meron pala yung adobo. Di ba po? Itong version na to. Sapa. Kasi yung adobo ko po, parehas lang po pala, di ba? Pagkakaiba lang yung ingredients. Pero pag pusit po, ang tawag dito, adobado. Awan ko ba? Pero dahil pusit na yun ang lulutuin natin, adobado ang tawag. Natin natin. Una po talaga, ganito pala. Basic po talaga yun. Magigisa ka talaga. Pati lang na oil. Naku po! Pumitik siya! Kung takot po kayo sa pitik, ang maigi ko po, ang nasasuggest ko, mag-long sleeve po kayo. Kasi minsan, kakagulat. Wala ko. Magugulat kasi bigla yung sakit. Yan. Isagisay niya lang po. Isang maluto. So, huwag niyo pong ipabrown yung bawang. Tapos, gagawin natin. Ayan. Ayan. Ito na po, sunod. Ay! Ayan. Ayan! Ayan po. Ayan. Lagay niyo lang ng ganyan. Ayan po. Yan. At yan. Yan po. Wait. Wait lang. First. Yan po. Yan nyo po muna siyang kumulo, maluto-luto. Pwede nyo po ilagay itong paminta. Check nyo rin po kasi minsan baka may naiwan pang stapler. So, meron po ba? Wala na. Okay. Wala na yung stapler. Tapos, pagkuin mo muna ng konti. Huwag nyo masyadong pakahaluin kasi baka madurog naman yung post-seat. Huwag niyo po pala lalagyan ng tubig to, ha? Kasi ang pusit, matubig talaga po siya pag niluluto mo. Parang natutunaw yung, ito ba ang ink niya po? Parang lumalabas. Medyo naging matubig siya. Try natin kumulo. O, yan. 4 minutes. Ang dali, di ba? 4 minutes, ano na? Na panimula. Sundyon yung toyo tsaka yung suka. Ay, wait lang. May nakalimutan akong isang importanteng bagay. At ito ang asukal po. Nakalimutan ko yung asukal.
yung asukal siya po yung mag, parang magbabalance sa toyo at saka yung itong suka. Siya po yung balance yun. Matubig na siya. Hindi kailangan lagyan ng tubig. Makita niyo mamaya, malilit na mga to. Kanina po, di ba, manalapag. Maya-maya, liliit sila. Binili ko po palang posit ay 1 kilo. Pero pag naluto na po to, siguro mga half na lang. Kasi naubos na yung tubig sa katawan niya. Fresh pa naman po siya. Kasi galing sa wet market. Fresh, hindi frozen. Kasi ako mahilig mag-market sa ano, sa mga malls. Siguro bumibili lang ako doon. Chicken, pag talagang kailangan, wala kang mabilhan. Nasa mall lang naman kami, doon ako bibili. Kaso minsan, last time, bumili ako, yung pagluto ko, aw, oh, ang liit na. Parang dinaraya tayo ng mga mall na to ah. Pwede nyo na po ilagyan ng toyo. Tubig naman itong oh, tansyon nyo na. Tansyon na. Tarantahan. Oh, tama na muna. Okay lang kulang. Kasi pag kulang, pwede yung dagdagan. Pag masyadong sobra, ay mahirap. Pwede yung asukan, siguro mga ilan ba? Isang kutsara mo yun. Samay ka lang. Yeah, parang dalawa lahat yun. Kasi yung na-scoop ko dito, half-half lang siya. Tapos, pwedein natin. Dami naman na sabaw nito. Iba naman ito. Parang ganito yung karun ng binong ako last time. Ang lalaki, biglang gumitin. Tikman natin. Muntik na ma-perfect sa isahan. Pero, hindi pa. Ganda naman pa din toyo. Hindi naman konting asukan. Mahirap eh. Isang kamay lang eh. Yan. Okay. Konti-konti lang. Sa paggastos ng pera, konti-konti lang. Huwag yung ubusin. Magtira kayo. Lala. Bibili hanggat may utang at huwag kayong titingin sa Lazada, mai-scam kayo. Ay, hindi naman scam, I mean parang mapapabili kayo kasi daming discount ngayon sa Lazada eh. Kasi nga, wala pa naman pong nakakapanood ng mabuti sa video ko. Wala naman pong nagsasuggest kung anong gusto nilang matutunan na recipe. So, gagawin ko na lang po yung mga basic recipe na alam ko. Yung asukad. Konting toyo. Konti-konti lang. Siguro, kung tatansyay natin, nakalagay na siguro ako ng 1/2 cup na toyo. Tsaka yung asukal, sabihin natin 3 tablespoon. Yung suka, sabihin natin, paano ba ito? Siguro 1/4 cup pa lang yung sa suka. Tingnan natin.
pusit. Ngayon po talaga, madali po talaga ngayon ang video ko. Simpleng luto. Konting toyo. Oh, yan. Konting asukal. Kasi pag malasa pa po yung suka, ang panghabol niya po is asukal at saka yung toyo. Pag masyado naman po malakas yung toyo nyo na nailagay, panlaban naman yan. Suka. Kaya mahirap talaga kasi na talagang bigyan mo ng measurement ang pagluluto nyo. Kasi pag may measurement, malay nyo ba gan, bawa yung lasa nitong soy sauce, may mga soy sauce na ibang matabang. May mga suka na matabang, yung halos wala ng ano, asim. Ganun yun. Kaya dapat tinitikman nyo pa rin. Ayan. Sarap. Hindi ko po inalis itong parang ano niya, yung parang skeleton niya po baga itong yan. Yan. Hindi ko yan inalis kasi pag inalis ko yan, tingnan niyo ngayon, kaliit-liit. Pag inalis ko pa yan, ay sus, tunaw to. Parang ito yung nag-hold niya, pang yan baga yung bones ng ano, ng pusit. Right down. In it. So, lutuin lang po natin. Kasi medyo makunat pa, hindi pa pwede sa mga bata. Ang hinabol po natin dito, parang medyo dapat siya. Alam niyo po, yung hindi overpowering yung alat, hindi overpowering yung suka, hindi rin overpowering yung asukal. Yan. Tapos minsan kasi, depende kagaya nito, masabaw pa siya. Pag naubos na yung sabaw, medyo mag-iba na naman yung lasa niya. Pero yun na yun, no? Basic. Siguro 15 minutes po, tapos na tayo. Wala na yung mga distraction, kaya busy sila. Parang nagpa-hotel ata yung isa kong pamangkin. Pasensya na po kayo ako. Pero kung nanonood kayo ng mga video ko, siguro sanay na kayo. Kasi lagi akong humihigop ng sabaw. Sarap ngayon eh. Okay na yun? Okay na? Perfect! Parang gusto ko pang kumain. Pero wait lang, higop mo na ang sabaw. Oh, itong sabaw pa lang, ulam na to. Malasa na siya. Pansya na po. Pwede ako tumikim talaga. Malilit na o. So, sa ganun, kung okay na sa akin kung yung sa ganun lasa, yung texture ng pusit, saka malambot na rin siya para sa akin. Pero syempre, depende po kung kanino nyo po gusto ipakain to. Kung sa mga bata nyo po ipapakain, syempre natural, lalo kung mahina yung mga ipin, mahirapan po sila nitong kumain. Kaya dapat syempre papalambutin nyo. O dapat, lagi kayong may consideration sa kakain. Kaya dito, di ba, o, titikman ko itong maliit. Hipan natin kasi napasa ko kanina ng konti na. Kamusta po? Okay na. Malapit na po. Medyo kunat na pa lang konti. Mm-hmm.
I-advance ko na po ha. Like, comment, subscribe, hit the bell button kung saan man para maging updated po kayo sa mga next video ko. Marami pa po akong gagawing recipe, mga tutorial. Kaya kung interested po talaga kayo sa cooking vlog ko, comment below. One-on-one tayo. Tuturuan po kita kung paano magluto. Eh, wala po to. Ano po? Free. Free po to. Wala man po akong hinihingi na kabayaran. Pero pag nakatuto po kayo ng recipe ko at talagang okay naman sa inyo, dun po, yun po ang payment ko. Sarap sa kaya sa pakiramdam na yung mga recipe mo, ginagawa ng ibang tao, tapos magko-comment sila kung, ay, may mali, ganito, hindi ko may nakuha, ganito, ganyan. Ganun yung gusto ko. Gusto ko may feedback. Pero dahil wala pa naman pong feedback, ang isip ko nito is storage device ko pa rin sa YouTube. Na parang anytime na gusto kong mag-watch ng mga videos ko, andyan yung YouTube. Mapapansin niyo po sa mga video ko, paiba-iba, may pork, may chicken, may gulay. Kasi po, binabalance ko po siya. May, hindi ko lang po na video yung sa fish dish ko kasi parehas lang naman po siya yung sinigang po baga. Ang pagkakaiba lang po baga, sabi ko, calamansi yung ginamit ko sa sinigang. Yun lang naman po, variation lang naman yun. Kaya parang hindi na ako gagawa ng mga fish sinigang. Pag prito ng isda, sigurado alam niyo na yun. Basic yun di. So, siguro ang mga fish dish ko, ano nyo na pwede akong gumawa ng pwede yung sweet and sour, mga ganon. Parang may kakaiba naman. Kaya bibihira po nyo ako makikita na may mga fish na dish. Hindi ibig sabihin nun, hindi ako kumakain ng isda. Lagi pa ako kumakain ng isda. Pero dahil nga lang sa simple yung lang yung luto ko sa isda, na paborito ko is cocido and prito. Yun na combo na yan, okay yan. Tsaka paksiw. Eh, meron na rin po akong tutorial sa paksiw. Papalitan nyo lang po ng isda. Alisin nyo yung ibang ingredients. Palitan nyo ng pechay, yung gulay. O, cocido na yun. Pechay or kamote, dibs. Okay po. Nagbay na ako. Ay, hindi pa ba? Basta, nagbay na ako kanina. Nagpa-like na ako. Okay. Yuhu! Sarap nito. Kain tayo! Sarap pumigit ng sabaw. Okay, that's that. So mga, alam niyo na, bye-bye. See you on my next video. Ta-ta! Alright,